Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year po. una sa lahat, ako po ay natutuwa. Happy Valentine na ba? Ayan. Una sa lahat, ako po ay natutuwa kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mag-aralan ang kanyang salita, no? At isa pa, malaya tayo sa ating bansa na magkatipon-tipon para sa kanyang pangalan. Samantalang sa ibang lugar ay hindi po sila malaya, iba nga pinapatay dahil sa against sila sa Kristyanismo. But dito sa Pilipinas, malaya tayo, naka-aircon pa, 'di ba? Para asarap matulog. Kaya wag ho kayong matutulog. Pero bago 'yan, tayo po ay manalangin. Samahan niyo lang po ako sa manalangin at idulog po natin sa Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. At kami po ay tinipon niyong muli, Panginoon, upang gunitain ang inyong pangako po sa bawat isa. Hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos at tunay ngang kayo po ang kumatagpo sa amin, O Diyos. Huwag niyo pong hayaan na umalis kami sa lugar na ito na hindi po kami mapagpala, Panginoon. Turuan niyo po kaming maging matibay ang aming pananampalataya sa inyo. Lord, we just want to honor you, Lord God. We just want to praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So today, we're going to continue our series in Jesus Unboxed. O, papasin po ninyo sa ating pong slide. Kailangan ko ba i-click to? Ayan, Jesus Unboxed. Okay? So last week, Brother Rolly gave us a powerful message. No? Tinuro niya po sa atin yung abiding in Jesus. So Jesus is the true vine, and our response to that is to abide in Him. And that's very important na dapat nating maintindihan. In fact, the main passage last week is found in John chapter 15, verse 5. Basahin po natin sa Tagalog para mas maganda. Sa Juan 15:5. Sabi dito, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay, ang tanong ay, sino po yung ako dito? Ayan, sino po yung ako rito? Kung pagbabasahin po natin yung verse 1 hanggang dito po, makikita po natin, yan ay si Jesus. Okay, at ano raw sabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? Ano raw siya? Siya yung puno. Okay. So, si Jesus yung puno ng ubas. Ngayon, sino naman kaya yung kayo dito? Ha? Sino yung kayo? Tayo. Di ba? At sabi niya, tayo daw yung mga sanga. Hindi sumyut ha. Hindi sumyut. So, tayo daw yung mga sanga. Okay? At ang sabi niya, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay? So ano napansin nyo? I realize if we want to have a fruitful life, what we need to do is to abide in Christ. Tama ba? So yun po yung tinuturo rito. Ang tanong ay ito lang. Anong klaseng bunga ang tinutukoy dito? Ayan. Anong klaseng bunga? Dapat natin tandaan, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Okay? So wag na tayong lumayo pa. Hindi pwedeng mamunga ang puno ng mangga na santol. Tama? So ibig sabihin, kung tayo ay nag-aabide kay Jesus, dapat yung bunga makita sa atin ay yung Christ-like. Di ba? Yung Christ-like character. Kaya nga yung pag-ibig na bunga ay dapat yung katulad ng pag-ibig ni Kristo. Kasi nga, ang tao kasi, minsan umiibig, iniibig lang niya yung taong kaibig-ibig. Pero ang pag-ibig ni Jesus, kahit di ka kaibig-ibig, willing siyang ibigay yung kanya pong buhay para sa iniibig niya. Naiintindihan po ba natin? So yun po yung ini-expect na bunga po sa atin. Kaya lang, ay kaya ba natin na umibig sa mga taong
Hindi ka ibig-ibig. Kaya nga, to be fruitful is not self-effort. Hindi ho natin ito kaya. It comes only by the grace of God. Okay? Itong bunga na ito. Ito po ay biyaya lang po ng Diyos. Ito po sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Tignan po na natin. Sabi dito, for by grace you have been saved through faith. Dito muna tayo. Paano na tayo naligtas? Dahil ba sa mabubuting gawa natin? Hindi, no? Sabi, tayo ay naligtas dahil sa grasya ng Diyos. Okay? It's only by the grace of God. Tandaan po natin, pag sinabing grace, it is unmerited favor o isang bagay na binigay sa iyo na hindi ka naman karapat-dapat. Pero, binigay sa iyo. Nakakuha natin? Kaya nung iniisip ko to, sabi ko, Panginoon, sino ako para iligtas mo? Yun ang sabi ng John 3.16, di ba? Ano sabi ng John 3.16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang tanong, bakit niya binigay? Di ba? Hindi ba niya mahal si Jesus? Hindi. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak dahil si Jesus lang ang tanging makakapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kasi nga, tayo po ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Naiintindihan natin? At ang tangi ng makakapagbayad ng utang natin ay yung mayroong walang hanggang buhay. Kaya nga si Jesus ay nagkatawan tao kasi kung siya'y mananatiling Diyos, hindi po siya mamamatay. Nakukuha po ba? Nakukuha po? Kaya nung siya'y nagkatawan tao, hindi lang siya basta nabuhay, kundi nabuhay siya na may kabanalan, sumunod sa kautusan, at dahil dun, siya po ay naging karapat-dapat na pambayad ng ating mga kasalanan. Now, to prove na siya ay Diyos, nung siya'y namatay, pagkaraan ng tatlong araw, siya'y muling nabuhay. At dahil dun, siguradong bayad ang utang natin. Okay ba yun? Kaya nga doon natin makikita, Lord, it's only by your grace. Kasi kung isipin ko, kung ako lang, hindi ko kayang bayaran yung kasalanan ko. Pero kayo na po yung gumawa ng paraan para ako ay maligtas. Kaya lang ito dapat natin tandaan. Ang Diyos, bagamat siya'y namatay para sa lahat ng tao, pero hindi lahat ay naligtas. Bakit? Kasi tandaan po natin, ang regalo para ito'y mapasayo, kailangan mo itong tanggapin. Kailangan mo itong pahalagahan. Tama po ba? Kaya nga ang sabi dyan, no? For by grace, you have been saved through faith. Ibig sabihin, kailangan mong ibigay yung buhay sa Kanya, and to prove na ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, kailangan mong magtiwala sa Kanya by faith. At pag sinabi mong faith, isang bagay na hindi mo nakikita, pero ikaw ay nananampalataya. Kaya nga ang sabi rito, it is not your own doing. Kaya nga yung kabutihan na ginagawa natin, hindi to self-effort eh. It is, sabi rito ito, God's gift. Okay? Ito po ay regalo ng Diyos. Kaya nga ang regalo, kailangan itong tanggapin. Kaya sabi rito, not a result of works so that no one may boast. Kaya wala tayong magmamalaki. Wala tayong masasabi, Lord, kaya ako naligtas, kaya ako ganito, kasi mabait ako eh. Parang ganun eh, di ba? Hindi ho eh. Tandaan natin, yung ating kaligtasan ay nakabatay po sa ginawa po ng kanyang anak. At ito maganda sa verse 10, sabi rito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ibig sabihin, ikaw ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Okay ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Na tayo po ay dinisign ng Diyos o nilikha ng Diyos para tayo maging pagpapala. Kaya nga tayong lahat ay mayroon pong chance na magbunga kung tayo po ay makikipag-isa sa kanyang anak. In other words, no one can serve God effectively until he is connected with Jesus Christ. Ang tanong lang ay ito, are you connected with Christ? Tanungin mo nga sa yung katabi mo, connected ka ba kay Jesus? Hello, connected ka ba kay Jesus? Kasi pag hindi mo tayo connected kay Jesus, ano pwede mangyari? Ito, papakita ko sa inyo yung kasunod. Sa Juan 15 po yan, naging 5 eh.
16. Sabi dito, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganung mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Okay. So ano sabi dito? Kung hindi daw tayo connected kay Jesus, ano posibleng mangyari sa atin? Ano sabi? Tayo daw ay matutuyo gaya ng sanga. Alam niyo ba ibig sabihin ng matutuyo dito? Nakita na ba kayo ng dahon na natuyo? Di ba? Pag nakita mo yung dahon, natuyo, ano tawag dun? Dahon pa rin. Tama? Kaya lang, wala na siyang buhay. Alam niyo, maraming tao ganyan, nabubuhay pero patay. Alam niyo ba yun? Maraming tao nabubuhay pero patay. Paano ko nasabi yan? Kasi maraming tao nabubuhay na hindi nila makita yung tunay na kasiyahan sa buhay. Iniisip nila na ang buhay ay yung kapag nakita ko na yung aking mga mapangasawa. Di ba? Yan na yung totoong buhay. Di ba? Pag nakita ko na si Mr. Right o si Miss Right, di ba? Magiging masaya na ako. Pero tanongin nyo, yung mga nakakita na, kung masaya sila. Di ba? Di ba? Yung iba naman, hinahanap nila yung kasiyahan sa pagkita ng pera. Iniisip nila, pag ako yung maman, di ba? Ako'y magiging masaya na sa aking buhay. Pero ano, ganun pa rin, walang kasapatan sa puso. Yung iba naman, nauwi sa drugs, nauwi sa sex, nauwi sa alcohol, na feeling nila na ito'y magpapasaya sa kanila. Pero sa kabila ng kanilang achievement, hindi pa rin sila satisfied. Parang may kulang. Kaya nga sabi nga ni Pastor Bong eh, yung iba, hinahanap si Aida. Sabi na, pag napangasawa ko si Aida, masaya na ako. Pero nakita si Aida, medyo matakaw, iniwan niya. Dahil nakita niya si Pe. Di ba? Sinubukan niya naman si Pe. Nung nasubukan niya si Pe, tuwan-tuwa naman siya. At tapos sinama niya pa si Lorna. Hindi makontento, tatlo na. Hinanap na niya pati si Mario. Di ba? Kaya yun po yung nangyari, no? Wala hong kasapatan. Kaya kung tatanungin mo ang iyong sarili, di ba? Kamusta ako? Ako ba ay may kasapatan ang aking puso? Kaya sabi dito, ang ganung mga sanga ay itinatapong, inahagis sa apoy at sinusunog. Di ba? Kaya nga, are we connected with Christ? Paano natin malalaman na tayo talaga'y konektado sa Diyos? Maraming tao isip nila, konektado ako sa Diyos. Bakit? Nag-a-attend ako sa CCF eh. Di ba? Minsan ganun ang tingin natin, basta nagsisimba, ligtas ako. Yung iba naman, iniisip nila na sila'y konektado sa Diyos dahil sila ay pinanganak sa Christian family. Di ba? Tatay ko, nanay ko, Christian, sigurado, Christian din ako. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Christianismo. Okay? Hindi ho yan porkit ang pamilya natin ay Christiano na rin tayo. Tandaan po natin, ang Christianismo ay hindi ho yan relihiyon, kundi ito po ay personal na relasyon sa Diyos. You need to make a choice to accept Him as your Lord and Savior. I remember, kung kilala niyo po ito, kilala niyo po ba ito? Si Judas, di ba? Si Judas Iscariot, di ba? Si Judas po, kung maalala po nyo, siya po ay pinili ng Diyos bilang kanyang apostol. Di ba? Kasama po siya sa 12 apostles ni Jesus. At kumbaga sa mga D group leader, eto pong si Judas ay mayroon po siyang pinakamagaling na D group leader. Kilala niyo ba D group leader niya? Kilala niyo? Sino? Si Jesus, di ba? At yung exposure niya sa ministry, hindi po niyo matatawaran. Dahil sa ministeryo po nila, sila po ay na-experience po niya na nakapagpakain po ng ilang libong katao sa pamamagitan lang ng ilang pirasong isda at tinapay. Nakita po niya kung paano magpagaling si Jesus ng mga may sakit, di ba? Nakita po niya kung paano bumuhay ng patay si Jesus. So, hindi po natin matatawaran yung experiences ni Judas. Di ba? But the end of the day,
Ang malungkot ay hindi pala siya connected kay Jesus. Hindi pala siya Christian. Bakit? Dahil mas mahal niya ang pera kaysa kay Jesus. Remember, siya po yung treasurer nila? At ang ginagawa po niya, kaya siya sumasama, kasi kinukupit niya yung budget ng kanilang grupo. Alam niyo, marami yung tao ganun eh. They go to church because pag pumunta ako sa church para swertihin yung negosyo ko, wala akong masama doon. Kaya lang ang tanong, sino ang mas una sa puso natin? Siya o ang ating sariling kagustuhan? Kaya nga mga kapatid, sabi nga ho ni Brother Rolly, last week, kung naalala po ninyo, ano sabi ni Brother Rolly? Believer ka ba ni Jesus o believe ka lang kay Jesus? Naalala niyo yan? Kasi maraming tao, umahanga sila kay Jesus, sinasabi nila siya ang Diyos, sinasabi nila siya ay makapangyarihan, sinasabi nila siya ay mabait. Pero pag sinabi mong believer ka ni Jesus, are you willing to give your life to Him? Are you willing to say, Lord, ikaw na po ang manguna sa aking buhay? Hindi na ho yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan ninyo. Hello? Andiyan ba kayo? Di ba? Yun po yung sinasabi dito. Friends, this is a warning to all of us. Kapag hindi ka connected kay Jesus, ano daw ang mangyayari? Matutuyo ka, gaya ng sanga, ang ganung mga sanga ay tinitipon, iniyahagi sa apoy, at sinusunog. Ibig sabihin, kapag hindi ka connected kay Jesus, impyerno po ang paglalagyan po natin. At yan po ang sinasabi po ng Biblia. Without Christ, there is no salvation. Yan sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kaya nga sabi niya sa verse 7 na ito. Tuloy natin. Sabi sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo, ano nangyari dito? Dito na lang ako. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Di ba? Ibibigay iyon sa inyo. So, ano ibig sabihin nito? If we are connected with Christ, okay? We will experience power. Ulitin ko ha. Kapag tayo nakipag-isa kay Jesus, magkakaroon tayo ng isang bagay na hindi ho nagagawa natin o ng tao. Okay? Kung dati, di ba, meron pong kantang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Di ba? Totoo yun. Di ba? Isa talagang gusto natin magbagong buhay eh. Kaya lang, pag dumarating na yung barkada, para bang, Lord, pwede ba bukas na lang? Di ba? Pag nandiyan na yung mga tukso, para bang, Lord, pwede ba tsaka na lang? Di ba? Pero ngayon, because of God's grace, sabi nga natin kanina, di ba? Because of the grace of God, we can say no to sin and yes to God. Tandaan po natin, we are saved by grace through faith. Okay? So, ang ibig sabihin, yung grace po kasi, sabi ko sa inyo, ang pagpapatawad po kasi ng Diyos ganito. Pinatawad na yung nakaraan mo, pinatawad na yung pangkasalukuyan mo, at pinatawad na rin yung panginaharap. Okay. Maraming mga tao, maraming mga Christian, iniisip nila, so kung pinatawad na pala yung aking kasalanan, maging yung aking future sin, so okay lang magkasala. Hindi. Tandaan mo, you are living in God's grace. Ang ibig sabihin ganito, once ikay niligtas ng Diyos, ang tawag doon ay redemption. Okay? So, ikaw ay tinubos sa iyong pagkakasala, at dahil sa ikay tinubos, yung buhay mo ngayon ay dapat yan mas-sanctify. Okay? So, ibig sabihin ng sanctification, you are set apart. Na yung buhay mo ay hindi na sa iyo, kundi para na sa Diyos. So, kung ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, hindi ka na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Naintindihan natin. Okay? So, yun po yung isang bagay. Kaya nga, so ang grace ng Diyos, dapat yung maintindihan, ito'y binigay sa atin para empower tayo to do good. Okay?
Hindi yan lisensya para magpatuloy sa kasalanan. It is a power to say no to sin and to say yes to God. Okay ba? Kaya nga, ang sarap. Lord, it's not me anymore. It's about your grace. Kaya nga, kanino daw tayo dapat manatili? Ano sabi diyan? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Okay? So, kanino daw? Kay Jesus tayo at sa kanyang salita. So in other words, so in order for us to be sanctified, we need to study His Word. We need to meditate His Word. Naintindihan natin? Okay. Ngayon, if we go back to John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ibig sabihin, yung salitang yan at yung si Jesus ay iisa lang. Nasasundan? Okay. Ngayon, it means, sabi nito, so ang big picture nito ay ito. Kapag binabasa mo yung Bible, dapat nakikita mo si Jesus. At kung nakikita mo si Jesus, dapat kailangan kang sumunod sa Kanya. Okay? So ito yung punto nito. Dahil sa bawat aklat ng Biblia, it speaks about Jesus. Pag binasa mo yung Old Testament, it speaks about Jesus. Lahat po yan ay patungkol po sa pagdating ng Messiah. Sa New Testament naman, pag binasa niyo yan, pinapakita niya yung revelation ng Messiah, kung sino siya. Okay? Kaya nga, pinapakita rito yung posisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, the Bible tells us, if you abide in Christ, yung prayer mo ngayon ay dinig na sa langit. Yan ang sabi rito di ba? Sabi rito, ano? Dahil lang sabi niya, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So kung naiintindihan mo yung layunin ng Diyos, kung binabasa mo ang kanyang salita, yung desire niya ay mapapasa iyo. Kaya nga, when you pray, yung prayer mo ngayon ay naka-align na sa agustuhan ng Diyos. At dahil naka-align na sa agustuhan ng Diyos yung prayer mo nagkakaroon ng kapangyarihan. Nasusundan ba? Okay. Okay, tuloy tayo. So, that's why if we abide in Christ, ito sabi, 100% sure na magbubunga ka. 100% sure na magbubunga ka. At kapag ang puno ay nagbunga, sino ang unang matutuwa? Palagay nyo, kapag yung halaman na tinanim mo, sino ang unang matutuwa kung ikaw ay nagtanim? Ikaw, yung gardener. Tama? Di ba? So, yun po, yung matutuwa, yung gardener. At sabi sa John 15 verse 1, sino ba yung gardener? The Father. Di ba? Jesus is the vine, He is the true vine. My Father is the gardener. So alam nyo na ngayon kung paano pangingitiin ng Diyos. Di ba? Kailangan tayong magbunga. Okay? Kaya, tignan natin. Verse 8. Sabi dito, napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbumunga bilang aking mga alagad. Okay, ulitin ko ha. Sino daw napaparangalan kapag tayo nagbumunga? Ang Diyos Ama, the gardener. Okay. Ang tanong, madali bang magbunga? Ah, okay. Nakakita na ba kayong punong nagtatrabaho para magbunga? Wala pa, no? Wala ka na nakikita mga gumaganong ganun para magbunga, di ba? Tandaan ninyo, ang kwento po kasi niyan, ganito. Ang puno, para yung magbunga, ganito. Meron po yung ugat. Tama? Yung ugat pong yan, habang lumalalim po yung ugat na yan, nakukuha niya yung nutrisyon ng lupa. Okay? So, kaya yan nagkakadahon, kaya yan umahaba yung sanga, di ba? At nagkakaroon ng bunga. So, ibig sabihin, kung gusto mo magbunga, kailangan lumalim yung relasyon mo sa Diyos. Because the more you know God, the more na makikita mo yung kaposibleng bagay na mangyari sa iyong buhay. Di ba? Kaya nga sinasabi rito, madali bang magbunga? Yes, if we remain in Christ. Pero kung hindi ka mananatili kay Jesus, ano raw mangyayari? Matutuyo ka. Kaya't hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kasi maraming tao, isip nila ganun eh. Gagawa ko ng buti para ako'y maligtas. Hindi. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil bunga ito ng iyong
kaligtasan at sumusunod ka sa mabuting Diyos. Naintindihan natin? So hindi tayo talaga mabuti. Kaya tayo nagiging mabuti as we follow Christ. Dahil si Kristo ang siyang mabuting nilalang. Okay? Yung isang bagay na dapat natin maintindihan. Kaya nga sabi dito, tanong, nakikita ba yung bunga sa buhay mo? Yun ang isang tanong eh. Nakikita ba talaga yung bungang ito? Kasi kung hindi po, baka hindi ka talaga Christian. Observer ka lang. Kasi marami yung ganun, parang si Judas. Di ba? Kasama siya sa 12. Akala niya, ligtas na siya dahil sumasama siya kay Jesus. Pero nagkasubukan, hindi niya kinaya. Hindi niya mapatawad yung kanyang sarili, kaya siya nagpakamatay. Di ba? At yun po ay pagpapakita na walang pagtitiwala sa Diyos at walang koneksyon sa Diyos. Okay po ba yun? Kaya nga, so I suggest, since Jesus is the true vine, ano kailangan natin gawin? Abide in His love. At yan po yung topic natin ngayon. Pasensya na kayo, introduction pa lang po yung ating ginagawa. Okay? Ito po yung ating topic, we need to abide in His love. Okay? So, diretso tayo, John 15 verse 9. Ito sabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Okay. Anong sabi diyan? Kung paanong iniibig ako ng aking Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Ayan. Kasi mababait kayo eh. Pero kung halimbawa ikaw ay nakapatay ng mga maraming tao, ikaw ay nang rape, o ikaw ay nakadispalko ng milyong-milyong salapi, di ba? Maraming tao, kapag ganun na yung estado ng kanilang buhay, parang isip nila na imposibleng mahalin ako ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, kahit gano'ng kasama, mahal ka ng Diyos. Paano ko nasabi yun? Namatay siya para sa iyo. Naintindihan mo natin. There is a God who died for you. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya yun po yung dapat natin maintindihan. Mahal tayo ng Panginoon. Jesus is commanding us to abide in His love. Diba na, tandaan natin, mahal tayo ng Panginoon. So, kung ito'y utos, sabi kasi, ito'y utos eh, di ba? Paano natin to gagawin? Paano ba tayo mag-a-abide? Ito sabi ng verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, what can we do to abide in His love? Ano daw dapat natin gawin? Unang-una, ito po ang dapat natin maintindihan. So, yung Word of God sinasabi sa atin, abide in His love. So, ano application niyan? Obey Jesus' command. Okay? So, ito yung application po ng abide in His love. Okay? So, saan natin matatagpuan yung utos ng Diyos? Saan natin matatagpuan? Nasa YouTube ba yan? Saan? Sa Bible. Okay? Matatagpuan natin sa Bible. Because Jesus is the Word. Naalala niyo po ba yan? So, ang isang manifestation ng totoong Kristiyano, eto ho ah, dapat uhaw ka sa salita ng Diyos. Okay? Meron kang desire na saliksikin ito. So, kung tayo nagsisimba lang every Sunday at hindi natin sinasaliksik ang salita ng Diyos, we may think that we are Christian, pero hindi pala. Friends, that's not Christianity. That's religiosity. Okay? That's religiosity. Remember, hindi po ang reliyon ang makakapagligtas sa atin, but our relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya kailangan mo siyang kilalanin. Kaya naalala ko, nung ako po ay naging mananampalataya, naalala ko po yun, kasi 13 years old ako nung na-expose po ako sa Christianity. Eh. Pero yung totoong tinanggap ko po si Kristo, 19 na ako. Tagal ano, di ba? Araw-araw may Bible study sa bahay namin. Pero yung tinanggap ko siya, 19 na ako. At nung talagang tinanggap ko siya,
Ang una kong hiningi, Bible. Sabi ko sa nanay ko, bili mo ako ng Bible. At hindi ko maintindihan, nagkaroon ako ng uhaw, nagkaroon ako ng desire to attend Bible study. To know him para ako ay ma-equip at makilala ko siya sa akin pong buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag po tayong maging religyoso. Because Jesus is the true vine. Diba? Abide in His love. That's why I encourage you to read the Bible. Diba? Tama-tama, January ngayon. Basahin natin ang Biblia para malaman natin ang kanyang kalooban. Okay? So, tuloy natin. Verse 11. Sabi sa verse 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mabasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. So, why Jesus required us to abide in His love? Okay. Ano, bakit daw? Upang mapasa iyo ang kagalakan ko. Ibig sabihin, yung nararamdaman ni Jesus na kasiyahan ay mararamdaman mo rin. Okay? Ngayon, upang malubos ang iyong kagalakan. Okay, sa English po ito pagkakasabi. So that you can have a true happiness that I have. And I want you to be completely happy. Pag sinabi mong complete, ano ibig sabihin niyan? Walang kulang. Di ba? Gusto niyo ba ng ganong kasiyahan? Na talagang hindi, para bang talagang sobrang sapat, di ba? Hindi nagkukulang. So, kung gusto niyo yun, ano sabi? Di ba? Abide in His love. Anong application? Obey God's word. Okay? So, tandaan natin, reading the Bible is not good if you just read it. Okay, ulitin ko ha. Hindi magandang basahin ang Bible kung babasahin mo lang. At ang sabi pa nga ni Pastor Peter, Bible study will destroy your life. Alam niyo ba yun? Kung hindi mo ito i-apply sa iyong buhay. Alam niyo, maraming tao ganun. They study the Word of God, but they are not willing to obey His Word. Kaya nangyayari, tumitigas yung puso. At tagal-tagal ng Christian, sinabi ng Lord, o patawarin mo niya, Lord, ayoko eh. Kaya nangyayari, tagal-tagal ng Christian, nanunuyo. Hindi na masaya sa Christian life. Bakit? Tandaan ninyo, hindi ho tayo makakapunta sa next level ng ating Christian growth kung hindi tayo matututo sa level na inaharap natin ngayon. Kumbaga sa grade 1, di ka papasa sa grade 2 kundi mapasa yung grade 1. Naintindihan? Tandaan po rin natin na ang Christian growth ay hindi po overnight. Dahan-dahan. At tandaan din po natin, ang backslider ay hindi rin po overnight. Dahan-dahan. Kaya ano yung kalalagayan ng ating puso ngayon? Are we willing to obey God? Di ba sa sinasabi ko sa atin ngayon? Kaya sabi ko ng verse 12 ay ito. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba? So nakita natin kanina, Jesus commanded us to abide in His love. Ang obligation nito is to abide in His word. Tama? So in this verse, pinapakita naman yung totoong bunga ng pagsunod sa salita ng Diyos o yung totoong bunga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami yung kasing tao nagbabasa ng Bible hindi para sa kanyang sarili, kundi para husgahan yung kanyang kapwa. Pagbasa, husband, love your wife. Pero pag tinignan mo, nagbabasa yung asawa. Oh, kita mo, sa ito, kita mo. Tandaan natin, pag binasa mo yung Bible, dapat ang epekto nito ay nagkakaroon ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. Not to judge people. Naintindihan mo? So, yun po yung sinasabi dito na ang application nito is to abide in His word. Sa kaya in this verse, pinapakita naman sa atin yung totoong bunga ng pagsunod sa kanyang salita. So, paano daw natin malalaman kung tama yung application natin sa Bible? Ano sabi? We need to love each other as Christ loves us. Tingnan mo nga yung katabi mo. Handa ka bang mamatay dyan? O handa mo yung patayin? Di ba? Yung sinabi, we need to love one another.
Hindi dahil sa kaibig-ibig yan, kundi dahil yan inutos sa atin ng Diyos. Ang tanong, madali bang magmahal sa taong pasaway? Sa totoo lang po, ako kung tatanungin nyo, hindi ho. Di ba? Parang minsan nakakapikon po eh. Pero, ang tanong lang ay, ako ba, hindi ba ako naging pasaway? Kayo ba, hindi ba naging pasaway? So, kung tayo ay naging pasaway, pero minahal pa rin tayo ng Diyos, so God commanded us to do the same thing. Love each other as Christ loves us. Kaya't magagawa lang natin ito, kung ano ang dapat natin gawin, abide in His love. Okay? We need to abide in His love. Tuloy natin. Walang pag-iibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Okay. So, ano daw po, paano daw tayo naging kaibigan ng Diyos? Paano raw? Kung tinutupad natin yung kanyang mga utos. Ang tanong, gusto niyo ba maging kaibigan si Jesus? Siyempre. So, ano dapat natin gawin? Ganun pa rin. Abide in His love. Okay? So, let's continue reading. Verse 15. Sabi dito, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So, sabi dito, kapag kaibigaw daw natin si Jesus, ano raw ang benepisyo nito sa atin? Ayon dito, ano raw magiging benepisyo nito? Sabi, sasabihin daw niya sa atin ang lahat ng narinig niya sa kanyang Ama. So, ang sabi dito, sabi ng Bible, abide in His love. So, kung tayo raw, so if we abide in His love, ano magiging resulta? We will know God's will. Di ba? Andahan natin, sa Christian life, hindi to cease to believe. Sa Christian life, believe first and then you will receive. And that's faith. Kaya nga, as you abide in Christ, doon mo makikita, doon mo makikilala kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi ng verse 16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Diba? Yun po sabi dito. So, ang tanong, pinili nyo ba ang Diyos? Ano sabi dito? May pumili ba talaga sa Diyos? Wala. Tandaan natin. Ang tao lalapit yan sa Diyos dahil may kailangan. Hindi dahil sa kailangan niya ang Diyos. Selfish ang tao eh. Pero dito, tandaan natin, ikay pinili ng Diyos. Ang tanong, bakit ka pinili ng Diyos? Dahil sa mabait ka? Dahil sa masunurin ka? Hindi. Pinili ka ng Diyos dahil, sabi, upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Tandaan ninyo, yun ang pangarap ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na tayo mapagpala. Gusto ng Diyos na tayo makaranas ng isang bungang hindi nauubos. Sarap, no? Yun ang Diyos. Kaya nga, nung iniisip ko to, sabi ko, Lord, bakit? Bakit ako? Di ba? Kasi ang tao po, ang ugali kasi ng tao, gagawin kita na mabuti pag ginawa muna ako na mabuti. Pero ang Diyos, hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan, namatay na siya para tubusin yung ating kasalanan. Maintindihan po natin. At yung bunga na sinasabi ho rito ay hindi po nauubos. Kaya't sabi rito, kaya't anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo.
Grabe, sarap nun. Di ba? Na nagpe-pray ka, na alam mo, nasasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Di ba? Nasasagutin ng Diyos. Kasi nga, siya ang umabot sa iyo. Friends, Jesus made the first choice. He loves us. He died for us. In fact, He invite us to live with Him forever. So the next choice is up to us. Are you going to accept Christ into your lives or reject His offer? Yan po yung dapat natin tandaan. Pinili ka ng Diyos. Inaabot tayo ng Diyos. Pero ang tanong, anak, tatanggapin mo ba yung aking offer sa iyo? Tatanggapin mo ba yung aking anak para ikaw ay magbunga sa iyong buhay? Friends, I want to say this clearly. Without His choice, we have no choice to make. Halitin ka, ha? Kung hindi tayo pinili ng Diyos, wala tayong ibang pipiliin. Lahat tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pinili ng Diyos na bayaran ang iyong kasalanan, ang kailangan mo lang tanggapin ay tanggapin ito sa iyong puso upang maging ganap ang grasyang ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi ka ba nagpapasalamat na pinili ka ng Diyos at naririnig mo ang mensaheng ito? Iba, kahit sanda ko, alam niyo, minsan nakaagulat. Minsan, sa church, pagkatin mo, parang ayaw mong pakinggan. Pero pag uwi mo, pag sakay mo ng bus, may nagtuturo pa rin. Di ba? Inaabot ka pa rin. Pag namalengke ka, makikita mo, may nagtuturo pa rin. Pag bukas mo ng TV, may nagtuturo pa rin. Inaabot tayo ng Panginoon. Kaya nga, it's up to us eh. Are we willing to accept this offer? Kaya nga, if you will abide in His love, no? Or are you going to neglect this love sa iyong buhay? Kaya nga mga kapatid, ito pong huling bahagi na sinasabi ho ng John 15 verse 17. Ito nga ang utos ko sa iyo. Magmahalan kayo. As we end, God commanded us once again to love one another. Di ba? Kasi tandaan po natin, ang totoong manifestation ng Christianity ay yung gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. In CCF, meron po tayong bagong core values. Kung naalala po ninyo, dati yung servant po yan, pero ngayon, ito na po yung ating core values. Number one is, love God and love others. Kung naalala nyo, diniscuss po natin yan. Na, tandaan po natin, hindi po natin iniibig ang ating kapwa para ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Iniibig natin yung ating kapwa dahil minahal tayo ng Diyos. Okay? Kaya hindi natin mamahal-mahal yung ating kapwa kasi hindi natin iniintindi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya sinasabi niya, anak, intindihin mo muna yung pagmamahal ko sa iyo. Then you will know how to apply that love to others. Kaya nga ito, habang minamahal mo naman ang iyong kapwa, the more na namamahal mo naman ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, let us love one another. Di ba? And abide in His love. Kasi ito lang po ang tanging susi para makasunod po tayo sa sinasabi niya sa atin. And to see the goodness of God. And then, obey God's word. So para ma-develop yung ating pong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, we need to meditate His word. Okay? And we need to obey His word. At syempre, habang binabasa mo ang Biblia, kailangan mo yan ng application. Saan mo yan i-apply? Sa church. So, we encourage you to volunteer. Di ba? We are called to serve. Kaya nga yung mga, kung meron po mga kabataan dito, mag-join po kayo ng Elevate. Marami po tayo mga gawain sa mga campuses, di ba? Mag-join po kayo. At kung gusto niyo po mag-join, pwede niyo kausapin si Brother Rolly regarding that. And then, kung sa ushering naman, kung meron kayong gift na ngumiti at kumpleto pa yung ipin niyo, okay lang yan. Di ba? Hindi,
nagbibiro lang po ako. Di ba? Ibig sabihin, use your gifts. Di ba? Kung mayroon naman kayong gifts sa pagkanta, pwede ho rin kayong mag-audition dito para matrain po kayo. Di ba? Ngayon, kung gusto niyo naman po mag-gift kayo sa pagtuturo, meron po tayong GLC na pwede rin po kayo ma-attend para matrain din po kayo. So we need to volunteer. Di ba? And as we volunteer, napapractice po natin yung ating mga giftings to honor God. And of course, last is engage the family. Alam nyo, napakahalaga na maisama rin po natin ang ating pamilya sa Diyos. Kasi minsan nakakalungkot, ikaw ligtas, pero yung tatay mo, yung nanay mo, hindi nakakilala sa Diyos. Di ba? We need to pray for that. Lord, tulungan nyo po ako na maisama ko yung aking mga mahal sa buhay sa inyo. Di ba? Dahil ito po yung tanging solusyon sa aming pong mga matitinding problema. And of course, kung meron tayong pong physical family na mga magulang po natin, meron din tayong tinatawag na spiritual family. So, we need to be part of the small group. Di ba? Kaya kailangan po tayong mag-grow, kailangan po natin na mga kasama na ma-encourage din tayo to grow in our spiritual life. Kaya nga po mga kapatid, kung mapapansin nyo, yung ating core values ngayon ay love. Because the true manifestation of Christianity is loving one another. Saan natin makikita yan? Sa John chapter 13 verse 35. Ano sabi? If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Alam nyo, ang salitang disciples po, ang dati po kasi ang tawag po, hindi yung tinatawag na Christian ang mga Kristiyano. Ang tawag po sa kanila ay disciples of Christ. Kaya nga sinasabi dito, kung tayo raw ay nagmamahalan, malalaman nila na tayo po ay totoong mga Kristiyano. At hindi natin ito magagawa in our own strength. So what we need to do is what? Since Jesus is the true vine, we need to abide in His love. Then He will strengthen us to do the will of God. Kapatid, gusto mo bang maging mabunga ang iyong buhay? Gusto niyo ba maging mabunga? So ano dapat gawin? Abide in His love. Ano application? Read the Bible. Di ba? Read the Bible. Meditate. Di ba? Obey God's word. Di ba? Huwag mo lang basahin. Ipag-pray mo, Lord, tulungan niyo po akong makasunod dito. Kasi minsan, di porkit nagbabasa tayo, kaya natin i-apply. Hindi, you pray. Di ba? And then, makikita mo tama application mo if you love one another. Di ba? And as you follow God, as you love God, you will know more about God. Yun ang handaan doon. Nakikita mo pa yung will ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, maraming gusto ibigay sa atin ng Diyos. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Pwede po tayong tumayo lahat. I want to pray. So, tayo po yung mananalangin. Kapatid, malinaw po na sinasabi po ng Bible na apart from Christ, we can do nothing. God loves you and He wants you to have a personal relationship with Him through His Son, Jesus Christ. Kaya lang, you have a problem that separates you from God, and that is sin. Lahat po tayo nagkasala. Therefore, you must repent of your sin and place your faith in Jesus alone to save you. And upon believing and receiving Jesus, you have a new life with complete assurance of salvation. So ang tanong ay, gusto mo bang tanggapin ngayon ang imbitasyon ng Diyos sa iyo? Kaya kung nais mo, if you say yes, you pray with me, let's bow our heads, pikit po natin yung ating mga mata, ulitin mo lang po yung aking pong sasabihin, then focus on God, magtiwala ka na ang Diyos ay handang magpatawad at tutulungan kang magbagong buhay. Dahil siya lang ang makakatulong sa atin because He's the God. He is the only way to the Father. He is the truth and He is the life. E mga kapatid, as we pray, kalimutan muna ang iyong katabi, you focus on God. Tayo mag-pray.
Ama namin sa langit, batid kong ako'y makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa mga bagay na nakakasakit sa inyo. Tubusin niyo po ako, O Diyos, sa kasalanan ito. Salamat, Panginoon, na kayo'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo at binayaran ang aking kasalanan. Kaya mula sa araw na ito, tinatanggap po kita, Kristo Jesus, bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Mula sa araw na ito, Panginoon, naway kayong maghari sa aking buhay at turuan po ninyo kung lumago sa aking pagkakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan nito, Panginoon Diyos, na siyang binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord. At alam ko yung magkikita tayo sa inyong muling pagbabalik. At dinadalain ko, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-glorify sa aking buhay. Amen at amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga kapatiran na narito, Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang palaguin sa kanilang buhay spiritual, Lord. Na maintindihan po nila kung gaano niyo sila kamahal at hindi niyo po sila pinababayaan, O Diyos. Kaya dinadalain ko po, Panginoon, na kami matuto sa buhay na ito na magtiwala lamang sa inyo at ibigay ang lahat para sa inyo, O Diyos. Father, we thank you, O God, and we just want to bring back all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.